Yo, what's up mga kabuhay preso? Bali ngayon po. Lucky Boy TV at sa kasi boss, Lucky Boy. Lucky Boy TV at si boss TV Boy na may TV. Yung momo na may TV, wala pa eh. Wala pa. Nandito kami ngayon sa ano. Gobyerno ng Mandaluyong ba? Pasig? Mandaluyong. Ito ay kukwento ko mga kabuhay preso. Kasi, di ba, nung paglaya natin, maraming mga opportunities na nagbago sa buhay natin. Kasi, nagbago tayo. Kaya, di natin yan makakamit kung yung pagbabago natin ay hanggang dito lang. Kaya, na kailangan sa lahat ng mga gagawin mo, doon sa mga desisyon, doon sa mga plano na nabuo sa isipan mo, na kailangan mong gawin yon in a nice way. Kaya, sobrang thankful ako kasi blessed ako nang kilala ko si Idol BB Boy at saka si Ina. Sa totoo lang mga idol, napakahirap ang buhay namin. Alam niyo yan kung gaano kami kahirap. Pero naranasan ko talaga na magiging milyonaryo, di lang yung bilyonaryo ka. Ang dahil una, pagbabago yan. Kasi kung hindi siguro ako nagbago, simula nung nalulumaya ako, alam ko mga idol, mga kabuhay preso, hanggang ngayon, addict pa rin ako. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam, baka salvage na ako, nakulong ako ulit. Kaya, thankful ako, thankful. Kaya hindi, walang magbabago ang isang tao, walang tao rin magtitiwala sa iyo. Tama. Number one, ang pundasyon natin dyan, yung isang tiwala. Tiwala ng tao sa iyo. At ipong bigyan niya ng tiwala ng isang tao. Yan yung number one pundasyon sa pagkatao natin. Yeah, thank you talaga. Salamat. Kaya mga kabuhay preso, alam mo na. Ang totoo dyan, kung walang taong magbigay ng tiwala sa iyo, kahit mabundod ka pa dyan, mamatay ka na sa grupo, walang taong magbundod sa iyo. Totoo yan. Tiwala talaga yung condition. Oo. Tiwala, respeto. Bigay na respeto sa kapwa. Kapwa, respeto mo yung kapwa mo. Kaya paano mangyari niyan? Maraming tutulong sa'yo na tao na tutuwa sa'yo. Pero pagka wala kang ginagawa, wala kang puro kabulasan ng ginagawa mo sa kapaligiran, sa kapwa mo, wala tutulong talaga sa'yo dyan. Baka, putyain ka pa. Yan mga kabuhay preso, no? Talagang nagpapasalamat ako kasi dahil una dyan, talaga yung pagbabago natin. Ginawa natin, hindi lang sa isip, kundi ginawa natin talaga. Kasi matanda na tayo, tapos may dalawa din ako anak. Kaya, yun. Papasalamat ako sa pamilya nila ni Idol. Tapos, BB Boy. At saka kay Ina, siyempre. At saka sa mga kasamahan ko. At saka sa lahat ng mga kwatro alas. Kaya, di ba? Advice ni Batang Mindanao sa'yo o ikaw, yung mga kakusa ko dyan, lalo na sa mga tao na nalulong. Sana tigil na natin, tapos huwag tayo mawala ng pag-asa, lalo na ikaw. At kung bagong laya ka man, ito lang sasabihin ko sa'yo. Dapat kinakailangan magsabat. Meaning ko say, sasabat, mag-taste ka. Tapos, yun. Yung tiwala, yung pinaka-importante. Pangahawakan. Tiwala. At saka respeto. Respeto sa kapwa-tao mo. Yun ang pinaka-the-best. Respeto. Yun po ang nakukuha nating aral ngayon mula kay Idol BB. Si Idol BB sa totoo lang. Hindi siya basta-basta ang tao. Yun na lang sabihin sa inyo kung basta. Basta-basta. Hindi natin magiging ano yon makilala kung wala tayo doon sa sinasabi natin sa pagbabago. Kaya challenge kita na kung mahal mo buhay mo, mahal mo pamilya mo, magbago tayo, ha? Mga kosa, I love you. Yun lang. Buhay preso nga pala, please subscribe. Thank you, salamat.